Ayan, so muli, magandang araw sa aking mga subscribers. Maraming pong salamat. So patuloy niyo po itong i-share sa inyong mga kamag-anak, sa inyong kaibigan. Again, so ngayon, natumuli yung abang lingkod si Ipon Chensel. Kapapanood ko pa lang sa Jessica Kasoho, nakita ko isang 50 years old na kung saan nang hinayang kasi nag-try siyang mag-ipon out sa kanyang pagiging delivery boy ng ice. Nagsumikap siya na mag-ipon at nagkaroon naman siya ng almost 50,000 pesos. Doon nga lang nakalagay siya sa isang banga. Ang problema, inanay, kinain yung mga pera. At unfortunately, kahit anong gawin niya na dalhin sa bangko, hindi tinatanggap kasi durog na nga yung pera. Nakakalungkot, di ba? My point is, natutuwa ako kay tatay kasi sa kabila na siya isang delivery boy, ang sabi niya, kaya siya nag-iipon, ay para meron siyang mahugot sa kanyang mga emergency na pangangailangan. Come to think, di ba? So proud ako kay tatay kasi hindi ko po minamalit ang pagiging delivery boy. Ang sinasabi ko lang, mahirap po ang buhay ng mga ganyang trabaho, ng ganyang mga laborer. Subalit, nakuha niya na mag-ipon. Alam niyo po kasi, meron po kasing pag-aaral 2014 at ito po ay na-i-publish. At ang conclusion po ay napakahirap sa mga Pilipino ang mag-ipon. At kadalasang problema ay hindi ang kawalan ng pera. Uulitin ko, napakahirap sa mga Pinoy na mag-ipon. At ang problema o ang kadalasang problema, hindi ang kawalan ng pera. May pera siya. Pero kasi nga, mali ang kanyang mindset. Mindset niya, simple lang. One day millionaire. Sweldo, gastos, kain. Diba? At kapag wala ng pera, mangungutang na. Kahit na alam niyang kapos, wala siyang pambayad, wala siyang pakialam. Basta mangutang ako. Diba? Ano pa? Yung mindset na bata pa naman ako, ba't ako mag-iisip? Malakas pa ako, ba't ako mag-iipon? Tsaka may trabaho naman ako. Diba? Ano pa? Yung mindset na kung saan ako, yung financial literacy, hindi naman para sa amin yan. Para mayaman yan, para yumaman sila. Diba? Mali po yun. Kasi ang totoo, lahat po tayo ay meron na rights. Diba? Na kung saan ay umangat ang buhay. Kaya ka nga nagtatrabaho para umangat ang buhay. Wala naman po nagtatrabaho na para mabaon sa utang. Correct? Correct na correct. Diba? Kaya huwag po natin sasabihin na ang financial literacy para lang sa mayaman. Pride na lang po natin yun. So ayon po sa pag-aaral, yan yung mga rason. Na dahil sa ang Pilipino, diba? Ayaw mag-ipon, ayaw mag-aral, pag biglang nangailangan, uutang. So ang nagiging resulta, kahit sila'y uugod-ugod na, magtatrabaho pa rin. Kahit sila'y may sakit, kahit sila'y hindi na kayang katawan, dahil may utang, bawal ang umabset. At bawal ang magkasakit. Kahit nga may sakit ka na, papasok pa rin. Diba? Hindi nauunawaan ng mga Pilipino, hindi nauunawaan ng mga tao, na ang word na savings, ang word na investment, hindi po yan para sa pagpapayaman. Ang totoo po niyan, ang psychology, kung bakit kailangan mag-ipon at mag-invest, palakihin ang pera mo. Kasi ang hinahabol mo, yung freedom, yung time, yung lifestyle na ayon sa gusto mo. Right? Yun po yun eh. Yung lifestyle na gusto mo ba, lifestyle mo, kahit 78 years old, ugod-ugod ka na, minumura ka pa rin ng iyong empleyado. Diba? Kasi ang bagal-bagal mo. Forgive me with my words. Diba? And kung isa kang OFW, OFW is not a permanent work. Kahit nga yung pagtatrabaho sa bilang isang empleyado, diba? 55 to 60, tatanggalin ka na. Retirable age na kasi yun. So kailan ka pa mag-iisip
So again, alam nyo, I'm not being religious, pero meron pong sinabi sa Bible. Lahat naman tayo niniwala ng Bible ay galing sa Diyos. At ang sinasabi dito sa Bible ay yung mga wise ay naghahanda, nag-iipon para sa kanyang kinabukasan. At yung mga mangmang, winawaldas yung perang para sana sa kanyang kinabukasan. So two kinds of people. Mga kaibigan kong breadwinner, pag-isipan po nating maigi. Hindi po habang panahon, malakas tayo. Huwag po nating sabihin na 15 years na ako, eh hindi ako bibitawan ng aking kumpanya. Wala pong katotohanan yan. Dahil wala pong permanenteng nagiging isang empleyado. So again, ang rason kung bakit wala tayong ipon, hindi kasi wala tayong pera. Diba? Kasi nasa mindset natin, ayaw nating mag-ipon. Kasi ang nasa mindset natin, kulang pa nga ang pera eh. Diba? Meron pa akong binabayarang utang. Kung bakit hindi tayo nakakapag-ipon, kasi mali yung ating paniniwala sa pera. So kung gusto mong matutunan, ang tamang proseso para ikaw ay mag-ipon. Kung gusto mong matutunan ang tamang proseso para ikaw hindi na mag-utang, makawala ka sa utang, at hindi ka mabawon sa utang, at hindi manahin na yung anak ka yung utang, mag-aral po tayo ng financial literacy. Ganun lang naman po ang solusyon. Diba? Kasi ang financial literacy, protection mo yan, protection natin yan para hindi tayo maging mangmang sa paghahawak ng ating pera. Parang vaccine. Diba? Maraming ayaw ng vaccine. Diba? Pero kung titingnan natin, ako bilang isang nurse, diba? Marami pong mga kumbaga tinatawag na true to life experiences na kung saan inahalintulad yung x-ray, yung pagtingin sa baga ng isang taong may COVID protection, yung vaccine at yung walang COVID protection. Napakalaki po ng diferensya. Kasi COVID injections, ang COVID vaccines is for the protections. Para magkasakit man, hindi ganun kalala ang tama. Diba? Ganun din sa pag-iipon, na kung sakaling may ipon ka, pag may dumating na emergency, hindi ganun kabigat. Tama o tamang-tama? So I hope, mabago po ang ating mindset. Uulitin ko po, hindi po sa kawalan ng pera kung bakit tayo hindi nakakapag-ipon. Dahil po sa mga wrong money mindset, mga maling paniniwala patungkol sa pera. At hindi rin po sa kawalan ng pera kung bakit hindi tayo nakakapag-invest, nakakapag-ipon. Yun po ay dahil sa ating kawalan ng kaalaman na mismanage natin lalo yung pera natin. So ang solusyon, mag-aral po tayo. Dahil darating po ang panahon, yung sariling ipon po natin ang pwede lang nating sandigan. Hindi ang kumpanya, hindi ang gobyerno, hindi ang mga mahal sa buhay. Naniwala ko na gagawin nila ang lahat para tulungan tayo. Pero at the end, it's all about our own savings. So I hope nakapagbigay po ako ng kaalaman at encouragement na mula po ngayon, mag-iipon po tayo para sa ating sarili. Comment lang po sa baba para malaman mo paano tayo makapagsisimulang mag-ipon. So God bless po at nawa tayo pong lahat ay patuloy na proteksyon ng Panginoon.